dumating na ang pinakaaantay ni Freak, ang makalaro sa NBA. Sino ba naman ang hindi kakabahan? Lalo't makakalaro mo na ang mga iniidolo mo. We have some new faces here that I really expect to make an impact for us this season. We've already seen flashes of what they can do for us, but I expect all of you to go out there and execute just like we did in camp. Ain't no more excuses. It's time to get serious. If we play our brand of basketball, there's no telling where this team can go. So get out there, get warm, and let's go win this game! Pinagpalit pa naman ni Freak ang eskwela para sa bola. Tapos sa unang dalawang tira, puro baldog. Wala sa focus ang rookie. Tapos pinanis pa ni Reggie Jackson. Masyadong na-pressure si Freak. Ayaw talagang umawa. Pero naging maganda naman ang debut game ni na Gordon Hayward at Trey Lyles. Kaya nasungkit pa din natin ang unang panalo sa season na ito. Sa pangalawang laro ay nakatapat agad natin ang Splash Brothers. Kailangan nating maging alerto dahil pag tayo ay nalingat, siguradong isang buwang tambak ang kailangan nating habulin. Maganda ang tempo ng Utah Jazz. Umiikot ang bola. Hindi nga lang na-shoot ni Hayward at pagbalik sa akin, hindi na ako nagdalawang isip. Unang puntos, sobrang saya! Maalat si Hayward pero lahat ng players ay nag-step up para sa team. Scoreless ang Warriors habang ang Jazz ay nagtuloy-tuloy sa buong third quarter. At pagpasok ng fourth quarter, binuwatan ni Steph ang Warriors. Hindi man lang na-challenge sa depensa ni Freak. Pero okay lang kasi nababasa na natin ang play ng Jazz. Bumibilis pa ang ball movement at maganda ang galawan ng mga players. Pati ang mga shooters ay nafe-feed natin ng maayos. Nanalo tayo sa second game sa score na 73-84. Pinatawag tayo ng team owner para sa private meeting. Masyado atang seryoso. Na para bang meron akong naging kasalanan. Dati-rati nga daw ay sa streetball lang ako naglalaro. Ngayon ay nasa NBA na. May bonggang sasakyan at mamahaling gadgets. Sikat na nga si Freak at kahit saan siya magpunta ay talagang pinagkakaguluhan na ng mga tao. Living the dream, ika nga. Subalit inuutusan ni Big Boss na layuan ni Freak ang matalik niyang kaibigan na si Vic. Ang taong ito ay mahilig daw sa gulo, panay bisyo at nightclub. Minsan na nga rin siyang nasangkot sa iskandalo pero imbes na humingi ng dispensa ay itinawit niya pa ang kaibigan niyang si Freak para ipagyabang sa mga tao na sila ay magkaibigan. Pero hindi naniniwala si Freak na magagawa yun sa kanya ng best friend niya. Kaya ipinanood ni Big Boss ang naging trending video ni Vic. Look man, it was a misunderstanding with the guy in the next VIP booth. His honey started flirting with me. So naturally, I started flirting back. Next thing I know, Captain Cornball's off my grill, he's beefing. Next thing he know, he got a two-piece and a biscuit under his left eye. Hey, nah, I don't know who hit him. And it damn sure wasn't me. Hey, Captain Cornball's mad because I'm an FOF, friend of Freak. Hey, but check this out though. He needs to train that hottie before he leave the house though. Yo, he's hotties ain't loyal, man. Kaya mula ngayon, banned na ang best friend ni Freak na si Vic sa mga lugar na may kinalaman sa negosyo tulad ng pagpunta niya sa arena o kahit sa locker room ng mga players. At kung makikita nila ito na pakalat-kalat sa loob ng pasilidad, siya ay makakasuhan ng trespassing. Mr. Vic Van Leer will be arrested for trespassing. Are you serious, sir? Brother, I'm as serious as cancer. We all know that can be deadly. Think about it. Think long, think wrong. Hindi tuloy makapaglaro ng maayos si Freak dahil sa naging issue ng kanyang kaibigan. Ito rin ang unang beses na hindi na nakanood si Vic sa laro ni Freak. Lutangang rookie, hindi niya mailabas ang laro niya gawa ng marami siyang dinadalang problema. Kaya tinambakan tayo ng New Orleans sa sarili nating home court. Pera, pera, pera. Yan naman ang bukang bibig ng agent ni Freak. Bukod sa paglalaro, marami pa raw oportunidad sa labas ng basketball tulad ng paggawa ng pelikula, endorsements, brand deals at iba pa. Pero para kay Freak, parang maaga pa para isipin ang mga ganyang bagay. Sagot naman ng agent, 12 anyos pa lang si LeBron James nang pangarapin niyang maging bida sa Space Jam.
Kaya magandang pag-aralan na rin daw ni Freak kung paano magnegosyo habang siya ay pangat pa lang sa kanyang karera. Maganda nga ang mga plano ng agent, pero hindi pa handa si Freak sa mga ganyang bagay. Kaya magfo-focus lang daw muna siya sa ngayon sa basketball. Next game, pakakalaban naman natin ang Houston Rockets na pinamumunuan ni James Harden. Hindi umubra ang inside scoring ng Jazz dahil sa depensa ni Howard. Kaya tinaan natin sa outside scoring. Hindi nila mahinto ang ganitong style ng laro dahil mabagal si Dwight. Lahat ng puntos ay galing sa labas. Mainit ang outside scoring pero maalat ang inside game. Agresibo silang protektahan ng ilalim. Pagtapos makapukol ni James Harden sa tres, lalo pang nagliyab ang mga kamay ni Freak. Pati ang mga teammates niya ay ini-involve niya na. Binabad na rin siya hanggang fourth quarter dahil sa magandang ipinakita niya sa buong laro. Dikit nga lang ang laban, pero hindi naging sapat ang outside defense ng Rockets. Kaya nakuha natin ang panalo. Pagtapos ng magandang performance, maganda rin ang sorpresa ng agent sa rookie. Dahil parte na tayo ng Jordan Brand at ipapangalan ito kay Freak. Tulad rin ito sa mga sapatos ngayon na Jordan Luka, Jordan Tatum at Jordan Zion. At sa wakas, nakabisita rin si Freak sa New York para makita ang kanyang mga magulang. Unang beses na makakapanood ang nanay at tatay niya, kaya pagkakataon ng magpasikat ng anak. Nabigyan na rin ni Freak ng magandang tirahan ang mga magulang at pinagretiro na rin ito sa trabaho. Medyo maalat nga lang tayo ngayon, tapos lima pang hinahabol natin, kaya tumawag ng timeout ang Jazz para i-execute ang play para kay Gordon Hayward. Dalawa na lang, ngunit wala ng oras. Kaya siniguro ng New York na sila ang mananalo ngayong gabi. Ganon talaga ang basketball. Kahit magaling ka, tao lang din naman tayong napapagod at dinadapuan din ng problema. Tulad ng kaibigan ni Freak, siya daw ay parating nakabuntot na lang sa atin at walang ginagawa sa buhay. Pero may buwelta si Vic sa mga isyong kumakalat laban sa kanya. I got my own life, you know? People think I'm just sitting back and riding on him, but that's not the case, yo. I got dreams. I got dreams, yo. See, my boy knows. There's two ways that I could do this. I could do it a legit way, or I could do it the crooked way. And I'm really, really, really trying not to do it the crooked way, but Freak can't help me do that. He could put you on? Maybe. You gotta do what you gotta do when you need to do it to get ahead. Mm-hmm. And that's what I do and I'm just really good at it. What can I say? I get by. Kahit nga mayaman na si Freak, hindi pa rin siya exempted sa mga problema. Tapos Cleveland pa ang kalaban, buo na ang chemistry at sila rin ang defending champ last season. Tambak ang Jazz sa first quarter. Pero buti, sinwerteng maka back-to-back threes si Freak. Sinubukan natin silang takbuhan pero hindi rin nila tayo uurungan. Nag-decide si coach na pasukin natin ng pasukin ng ilalim. Pero agresibo rin talaga sila sa opensa. Alam na nila ang laruan ng bawat isa. Hindi nga lang din tayo masyado dinidepensahan kaya nakakashoot tayo. At himalang nahabol natin ang score pagdating sa second half na idikit natin ng laban. Pero unstoppable talaga si Kyrie. Siya ang bumuhat sa quarter na to. Ang hirap talagang pigilan kaya sinubukan naming pagganahin sina Gobert at Derek Favors ng maging effective ang strategy. Pero wala. Nasa kanila si LeBron James at Kyrie. Pag sila may hawak, lista mo na. 72 wall, hindi nakita ni ref yung balya ko kay Kyrie. Kaya nakakuha ko ng space at initsa ko na lang. Hindi ko alam kung tsamba. Basta ang alam ko, lumamang na tayo ng dalawa. War shot by Freak. Huling tira para sa OT. Pero hindi na shoot ni Mo Williams ang layup. At nakuha na naman natin ang panalo. Grabe yun, sobrang daming pinagdaanan ni Freak. Kaya ramdam ko pati ang pagod niya. So paano, pagpahingain muna natin siya at balikan naman natin si Kabigote. Nga pala, sa mga umabot dito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pakiring na rin ang bell icon para maging updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng videos.